Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Julie B TV. Sa mga bago pa lang, please don't forget to hit the subscribe button and pakilike na rin yung video kung nagustuhan natin or kung nakatulong sa inyo. So guys, yes, for today's video, medyo seryoso yung pag-uusapan natin. Actually, I think about this, if kailangan ko ba talaga siyang i-share or wag na lang. Pero syempre, mas gugustuhin ko namang i-share sa inyo kasi I'm just thinking na baka mayroon sa inyo na maka-experience ng same situation na nagkaroon ako. And I know this video will help you. So please keep on watching till end. Okay? So guys, let's proceed. My skin condition. So right now, I'm still having my pitriasis rosea kind of skin allergy. So first, pag-usapan muna natin how it started and let's after nun, yung second part is i-explain ko sa inyo kung ano yung mga home remedy na pwede natin gawin and ano yung mga medicine na take. But of course, you need to go to your doctor kasi hindi naman tayo pare-pareho kung ano yung magiging yung response ng katawan natin sa mga gamot. So, mas maganda na i-consult nyo muna yung sa doctor nyo. So, let's go first and discuss about this pitriasis rosea na skin allergy. Circular oval na itsura na makate na pwedeng tumubo sa likod, stomach, or chest nyo. Okay, guys? So, on my case, nag-start siya sa stomach. And then, another trivia about this pitriasis rosea is tumatagal siya ng 8 weeks till 12 weeks, guys. Okay? Ganon siya kalupit. And hindi naman siya harmful, hindi naman siya nakakamatay. But of course, ewan ko, sa akin seryoso pa rin kasi grabe yung naranasan ko. Then, yun, parang mga ano siya, patches. Yun. Then, ano pa ba? Kumakalat talaga siya. Lumalaki siya ng 4 inches to 10 inches. Hindi ko alam kung 10 inches ba. Pero kasi, talagang kakalat siya talaga sa upper part. Yung iba may upper part lang. On my case, kasi meron din ako sa legs and little bit on my, ano ba tawag dito? Binte. Yun. Isa pa, no? Hindi alam kung paano 'to nakukuha pero bas parang as per doon sa sa dermatology ko hindi nila pa rin ma-explain how you can have this pero parang sinasabi nila it's either food or sa weather mga ganyan basta magre-react na lang and alam lang nila kung ano yung tawag doon sa rashes na may pwede tayong magkaroon which is katulad nga ng natong pitriasis rosea. So, yun lang yung mga doon, guys. So, let's go back doon sa second part. Ano yung mga dapat natin gawing home remedy? So, guys, sa akin, basically, share ko lang yun sa akin. Ika-fourth day ko na magkaroon ng ganito before ko dinala sa hospital, which is X. No, dapat right after na may makita kayong kakaiba sa katawan nyo, dalahin nyo na sa hospital. Pero sa akin naman, guys, huwag nyo naman sabihin ang syunga-syunga ko, no? Pero sa akin kasi, guys, first, syempre yung situation, it's, for me, it's like simple rashes, so why should I need to go to the hospital? And alam naman natin yung situation ngayon, na meron tayong pandemic. Then second, of course, may mga tao na may mga experience na nagkaroon ng blutong, nagkaroon ng tigdas, so when they check it, ang dami, parang, mukha lang siyang tigdas, ganyan. Pero sa akin, I'm trying to recall kung ano yung mga na-experience ko na nagkaroon ako ng tigdas. So, nagugulo na ako, pwede ba magkaroon ulit? Parang ganyan. Pero that time kasi nung nagkaroon ako sa Pilipinas, hindi siya ganun karami. So, iniisip ko lang, baka umano lang siya, bumalik or umulit. Tapos nung ika-third day ko na, ganun pa rin, sobrang kate, hanggang nag-self-medication lang ako, yun nga, uminom ako ng cetirizine para sa itchy. Pero guys, grabe, hindi siya umi-effect. Wala talaga dating. So, ang ginawa ko afternoon, wala pa, yung ika-fourth day ko na, yun na yung hindi ko na kaya. Kasi talaga hindi na ako nakakatulog yung sobrang kate. And guys, believe me, as in nandito siya sa may stomach ko, pababa, isipin nyo kung gano'ng kahirap or kakate yun. No? Pero, ipapakita ko sa inyo yung photos ng mga ko. Actual photos nung nagkaroon ako nito. Then after noon, nung ika-fourth day ko, nung pumunta na ako sa hospital, sad to say, hindi pa rin masabi ng doctor kung ano ba yun. Kasi syempre, hindi naman sila pwede mag-assume agad, no? Kailangan nilang i-test. So, binigyan nila ako ng initial medicine, which is, ipapakita ko, ito siya. Ito yung mga binigay niyang medicine sa akin sa first.
day or sa first checkup na ginawa ko, fourth day ko yun na meron ako nitong rashes na to, no? And sad to say, hindi siya umepekto. Yun nga, hindi siya umepekto. Then, after nun, sabi niya, 7 days, kasi total in all, 7 days yung medication ko. Merong ibang medicine na kailangan ko i-take ng 10 days. Pero hindi ko na tinapos yun. Another, ika-fourth day, which is having 8 day ko na meron na ako nitong pitriasis, bumalik ulit ako sa kanya. Kasi nga, nag-worried ako, bakit walang effect. So, in my 8th day, inanoy niya ulit ako, binigyan niya ulit ako ng another set. Ito naman yung another set ng aking medicine na ibinigay ni Doc. Binigyan niya ako ng steroid na, kasi nga nakita niya, medyo naging grabe, guys. Kasi hindi mo talaga may iwasang hindi ka mutin. Pero ayun na, guys, please, kung magkakaroon kayo nito, wag yung kakamutin. Kasi lalala talaga siya. Kasi syempre mag-swell, tas lalong kakate. Tas, alam mo yun, parang ang init-init niya, parang galit na galit sa kate. So, nagulat yung doctor when I came back to her. Tapos yun nga nagulat siya kasi wala pa naman ako. Tsaka gusto ko rin malaman yung test ko kasi kinuha na nila ako ng first check-up ko ng blood test. Okay, kasi aaminin ko sa inyo, guys, no, medyo nag-worry din ako kasi ngayon ko pa naranasan tong pitriasis rosea na sakit na to or skin allergy sa gantong sitwasyon. Kasi nga, yun, medyo nag-worried ako kasi I heard from US na meron daw na nako-confirm na positive having rashes. So, ang lola nyo, medyo na-stress. Pero even though, ano naman din ako, confident din ako, hindi naman ako inuubo, hindi naman ako nahihirapang huminga, talaga may rashes lang ako, wala rin akong sipon, and I even eat well. Kumbaga may panlasa, di ba sabi nila, nawawalan daw ng panlasa. So, nag-isip pa din ako, nag-isip. Actually, yun nga, talagang gusto ko na lang magamot. Hindi ko na iniisip yun, na wala na sa isip ko, or na hindi na ako nag-worried about dun sa possible, ano nga, nung pandemic. Pero, ang gusto ko na lang mangyari is magamot yung rashes ko. Kasi nga, sobrang hindi na siya healthy. Na way na hindi ako nakakatulog. Alam nyo yun? Na hindi na rin healthy kasi parang hala, natatakot ako. Ang pangit, ang daming peklat. Alam mo yun, paano mangyayari sa akin. Pero yun nga, after nung 8th day, nung pagpunta ko sa kanya, binigyan niya ako ng mga medicine. Sad to say, hindi na naman siya naging effective. Pero please, wait lang, don't get me wrong. Hindi siya naging effective kasi mali yung pag-inom ko ng gamot. Kakainis. Kaya yun, guys, again, reminder, please, focus tayo dun kung ano yung sinasabi ng doktor ng prescription para hindi tayo pasyunga-syunga. Anyway, on my case din naman, ayoko rin naman sisihin yung sarili ko. Yes, hugas kamay. Hindi kasi, nung binili ko yung medicine, isa lang kasi, nung second check-up ko, nung pagbalik ko sa kanya, isang medicine lang yung binigay. Actually, ito siya. Steroid. So, at first, ayoko muna mag-take niya kasi parang for me, it's too heavy na or ano. Pero kailangan talaga on my case kasi sobrang dami niya na and lala. Pero still, hindi naman siya ganun yung nagsusugat na or what. May sabihin ko din sa inyo yun mamaya. So, nung fourth day, again, inom-inom na naman ako ng gamot. Ang sabi pala ni Doc, okay, kasi 5 grams each. So, ang kailangan kong inumin sa katawan ko is 20. So, it means 4 tablets a day ang dapat kong inumin. Pero hindi yun yung nagawa ko sa 4 days. Parang isang tablet lang yung ininom ko kasi yun lang yung pagkakaintindi ko. Plus, yun yung instruction. Shout out dun sa pharmacist na nagbigay sa akin ng gamot, no? Ang linaw-linaw. Ayan, guys, oh, kasulat. 4, after food. Siya ba naman mag-iisip na 4 na tablet ang dapat mong inumin, no? Tsaka, plus, bumalik pa talaga ako kasi nga, ayoko talagang uminom ng steroid. Tinanong ko pa siya. Yes, it's one tablet in a day lang. Isang beses mo lang inumin. Sabi ko, it's strong. Sabi ko pa sa kanya ganun. Yeah, but it's just one tablet. Yung pala, 4 tablets ang kailangan kong inumin. Anyway, after nun, nung pag-inom ko ng mali nga, in short, dahil mali yung pag-inom ko ng gamot, walang naging reaction yung rashes ko. In short, hindi siya naging effective. So anyway, dalawa pala yung ininom ko na gamot, no, for second, ano yun, second medication or second follow-up check-up. But yun nga, hindi siya naging effective kasi mali. Bumalik ulit ako after ng ika-apat na pag-inom ko ng isang tablet na maling way. Pagbalik ko dun, sinabi ko kay doktor, pinakita ko na naman, Doc, why it's not getting ano talaga healed?
Talaga nag-worried na ako. Natatawa na din siya kasi worried na worried ako. Pero sa akin, seryoso ako noon. Sabi niya, hindi, you don't need to be worried about it. Sabi niya, ganun. First, remove to your mind that it might be cause of the pandemic. Okay? But for sure, it's not. You're healthy. You don't have even cough or you're not even sneezing or still, as you told me, that you are eating well. Mga ganyan siya. So, hindi yan yung... Tanggalin mo na sa mind mo yun. Sabi ko sa kanya, Doc, I don't care about it. Sa akin, okay na. I have my peace of mind about that. It's for sure, it's not, I don't have it. But my concern is, I really want to heal na lang ba? Gamutin na lang talaga. Kasi nga, sobrang kate niya, guys. At mukha na akong ano talaga, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, yun. In the fourth day, doon niya nalaman, doon niya nasabi na mali. Kasi sabi niya, nagulat din ako, bakit walang effect sa'yo yung gamot? Eh, malakas na yun. Tapos yun, ininuhan niya ulit ako ng another medicine. At eto naman yung another medicine, pangatlo na to. Sa another medicine, yan na, sinulat niya na ng maayos kung anong panong way ko ng pag-inom. And thank God, dahil yun na yung mga iniinom po ngayon and medyo healed na siya. Even though, I still have some patches. And obvious pa rin siya. Ayan guys, so kita nyo, ang pangit, diba? Pero sabi niya naman, hindi naman daw magpipeklat. Praying and hoping, no? So yun guys, yung mga medication na ginawa ko, okay? So please, tignan nyo na lang. And of course, hindi lahat ng ito is magiging effective sa inyo. Kaya mas maganda na i-consult nyo yung inyong doctor every time na may makita kayong hindi normal sa katawan nyo. Now, let's go to the home remedy. Ito yung malupitan na talagang masayang pag-usapan. Ano ba yung dapat nating gawin? Or mga home remedies na pwede nating gawin, no? Having this kind of skin condition. Yes, pitriasis rosea. Sobrang, yun nga sabi, may makate, may hindi. Pero yung on my case, it's sobrang makate. Okay? Ang the best na home remedy na dapat natin gawin is talagang cold compress. Yes! Yan ang nakatulong sa akin para makatulog ng maayos. Okay? So, guys, kung iisipin nyo, no, this is my third weeks na merong ganito. Sad to say, yes, it's my third week. Pero yun nga, sabi ng doctor, it's taking like 8 to 12 weeks bago mawala or bago magumaling. But syempre, siguro yung first 4 days ko, yung ika-8 days ko na meron akong ganito, kung tama yung pag-inom ko nung steroid, baka nawala na siya. Pero syempre, let's move on and focus na lang tayo, no? And thankful na ako kasi hindi na siya makate. And medyo nagiging lighten na yung kanyang mga spots. Kasi talagang sa sobrang kamot ko siguro, nag-brown na siya. Pakita ko yung mga pictures sa inyo, guys. So, ngayon, ayan, meron pa rin ako dito. I don't know. Ay, ayan, kita siya. Yan, guys, brown na siya, oh. Brown na siya, pero before, sobrang red niyan. Tsaka hindi na siya makate. Sobrang hindi na siya makate. So, iniisip ko na lang paano na lang yung mga mark niyan. Pero sabi ng doctor ko naman, hindi naman daw siya magmamark. So, yun lang, guys, ha. Yun lang yung gagawin nyo. Cold compress talaga. Ako, kapag makate siya, no joke to, ha. Talagang ano, nilalagyan ko ng ice yung water ko. Sobrang nakaka-relief talaga. Then yun, pahid kayo ng moisturizer and then yung ointment. Yan, yung papakita ko sa inyo mga medicine. Yun yung mga makakatulong. So again guys, wag na wag yung kakamutin, okay? Kasi mas lalo siyang lalala. And also, it might cause like nung mga wounds na pwede ma-infect, maging punggal, yung mga ganun. So, mas magandang wag na lang siyang kamutin. Para hindi nyo nga makamot at saka malesin yung pagkate, gawin nyo is talagang cold compress. As in, alam nyo yung ano ba, lagyan nyo yung towel na ba sa dampi-dampi nyo, ganun, stay nyo ng mga ilang minuto pag masyadong makate. And nawawala talaga siya. And sad to say yun, nangangati siya every madaling araw, no? Kaya ako talaga ang hirap, I need to wake up to get my own ice bath with towel para lang dampi-dampian ko siya ng ganun. Pero it's helped me a lot talaga. And until now, thankful ako kasi hindi na siya ganun kakate. Even though madami pa rin siyang mark, hindi pa rin siya nawawala. So, yun lang guys for this video and sana if you have any question about this and experience din kayo, please don't forget to put that in the comment box section ng aking video. And again, before I end, thankful talaga kasi
I experienced this kind of skin condition, I'm still blessed in a way na nangyari lang lahat to, na naka ano ko, work from home, and as in sobra talaga ang Lord. Thank you po na binigay niya sa akin to ng sa gantong panahon, no? And of course, I just want to give a big shout out to my LG who prayed with me about this, kasi at first talagang lamo yun, worried ko kasi ang hirap, guys. Sobrang hirap na naranasan ko, na sobrang kate niya. Pero of course, yun nga, thank you kasi they keep on praying for me. Thank you so much, and I'm praying and hoping na this video will help you guys how to get rid your skin rashes, okay? So again, thank you for watching, and I hope you like this video. Please don't forget to hit the like button and subscribe. Thank you so much, and God bless. Bye.